I know sa skills ko, hindi ko pa pwedeng i-text lang si Tony Robbins. Uy, Tony Robbins, pwede ba tayo mag-date? The reason, one of the reasons actually kung bakit ako siguro nagpupursige ano, or nagpapahirap dito sa mga ginagawa natin is curious lang ako. Because of curiosity. Okay. Una, curious ako kung ano, what's life gonna be like kapag na-achieve ko yung mga dreams ko. Ano kaya yung itsura ni Kidlat after 10 years kapag marunong na siyang mag-solve ng harder problems, bigger problems? I don't know, meron kaya siyang mas malaking company with thousands of employees? Sino kaya yung mga kasama niya sa dinner table? Sino kaya yung mga ka-dinner niya? Kasi Brad, it's a fact pare na hindi pa natin ka-dinner yung mga The Ayalas. Sila Mark Zuckerberg, hindi natin ka-dinner yun. Hindi na sila pwedeng i-text. Diba, ang ka-dinner natin is syempre yung mga nandun din lang din sa level na kung nasaan tayo. Or siguro a little higher, pero yung 10 times, 100 times higher na ano, na nilook up to natin ha, not necessarily sa when it comes to wealth or kung ano man, pero yung someone that we look up to. I know sa skills ko, hindi ko pa pwedeng i-text lang si Tony Robbins na, uy, Tony Robbins, pwede ba tayo mag-date? So yung mga magiging if you continue with the mindset or with that new mindset ano yung relent yung people around you will also improve. Okay. Kasi ma-magnet mo yun eh. You will also magnet relentless people. Okay. 'Di ba? And avoid yung mga hindi naman, yung mga naglalax lang ng mga tao. And then that's the time na mag doon ako actually na curious na parang is there any chance na parang makausap ko to ng sarili ninaan itong sila MVP or sila siguro iba yung not because parang alam mo yon para lang may pang-post sa social media or what, pero yung quality of the conversation with those people I'm sure very juicy. I'm sure talaga marami mas marami akong matututunan. I'm sure magkakaroon ako ng ibang view sa life. Doon ako curious. And kaya gusto kong dumating dun sa ano na yun. Kasi sa totoo lang, Brad, meron pa rin talaga mga tao na or conversation na ngayon sa circle ko na hindi ko nagugustuhan. Okay. And it's not because friends ko sila or nasa circle ko sila. Dahil hindi ko naman actually totally in control yon. More on universe kasi yung nagdidikta kung sino yung papalapitin niya sa iyo because you are attracting them. Gets mo ba? So, ayun yung problema. So, it's not because of that. It's because that's who I am attracting. So, whenever I'm attracting people that's like this, na ayoko, the question na umiikot sa isip ko is, why am I attracting these types of people? Why am I attracting these types of conversation?